Ngayong araw ay pinuntahan namin ng lupa kung saan ititirik ang tahanan nila Rose. Ipakita natin yung hangganan ng lupa nila ngayon. Malaki to. Kasi simula dito, yan sa Madamo na yan. Tapos hanggang dun pa. Ilang araw na po kayo naggagawa tayo eh? Mula po ma'am nung nakaraan Lunes po, kasama po yung pagtatabas po dito. Yung kasama na po itong pagpapatag po dito ng lupa. Yung ibang kasama ko po may ginawa po muna. Kaya po kami yung pamilya lang po muna ang gumawa. Kung maaari sa Lunes po, mag-start na po sila. Pinalaki po kami na hindi masamang bata nila mama. Huwag daw po kami magsisinungaling. Huwag daw po kami gagawa ng masama. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa site na pinaggagawaan nitong pamilya ni Rose at kumustahin natin sila. At ipapakita ko na din ngayong araw yung location na tatayuan ng bahay nila Rose. At may dala din tayong merienda ngayon mga kalingap para sa kanila. Ayan, samahan nyo kami. Kasama ko pala si Marcos TV Channel at si Ranz. Nag-video pala. Medyo paakyat pero okay lang at malapit naman sa kalsada. Saan kami pwedeng dadaan tayo? Dala po ma'am, gagawin na po. Ate. Dito dito. De okay lang yata dito oh. Sige po, nga po pala. Oo, dito pwede din. Pwede na po yun. Dito tayo mga daan. Para naman po nila na dito. Hanggang na po. Ingat lang po baka masipo po. Yes. Eh nandito na tayo sa ano lupa na nakuha natin para sa pamilyang ito mga kalingap. Ayun, tumutulong si Rose oh. Grabe. Rose, anong ginagawa mo? Grabe si Rose oh. Ano yan? May pakita mo Rance yung ano ginagawa ni Rose. Talagang tumutulong na din sa pagtitibag ng lupa oh. Anong oras ka pa nagsimula, Rose? Ngayon lang po. Ngayon lang? Ba't wala po kayong mga ano na kasama nyo ngayong araw, ate? Magagawa po sila. Bukas mag-start po sila dito? Opo, nakausap naman ako. Taga dun din po sa inyo? Mga kapitbahay ko po sila. Kumusta naman po yung ano yung lugar na ito para sa inyo, Nay? Ayos na po. Malayo sa tubig, malayo sa dagat, malayo sa aksidente. I-describe mo nga na yung ano nyo, yung pagtitirikan ng bahay nyo, kung gaano kalapit sa school ni Rose. Malapit na po, kasi po nasa tabing kalsada na po naman. Kaya, mga ilang minuto po yung lalakarin ano na? Ano na lang po, mga 10 minutes, andun na po. Oo, malapit 10 minutes, na. Oo. Rose, dito ka. Dito muna kayo na eh. Magmerienda muna kayo. Nagdala ako dito ng coke saka pizza. Dito tayo oh. Takad na doon ako. Oh, dito na. Dito na eh. Oh, dito na. Kumain na. Oh, kain. Nagda-diet si Rose. Di bali Rose, malapit na yung ano pag-start dito sa ano nyo no, bahay nyo no? Sa palagay mo Rose, tahimik ba yung magiging buhay nyo dito nila mama mo? Po, dahil na po manggugulo. Bakit doon sa dating bahay niyo may nanggugulo ba, Rose? Meron po. Sino yun? Yung mga anak ko po pinsan, mga piyahin ko po. Ba't ginugulo kayo doon? Kasi po ka na ano, chismis na sinasabi po kay mama. Ah, chinichismis? Opo. Eh, nasasaktan ka din naman kasi nanay mo yan, di ba? Opo. Ano ba yung chismis na sinasabi sa mama mo? Si mama daw po lagi inom na inom pero hindi naman na po ni mami ginagawa. Oo, sa ngayon ano? Opo. Dati lang yun. Opo. Okay. Ayan, kain po kayo ako ya oh. Kumusta po yung pag-ano niya dito, paggagawa po? Ay, si mama po mama. May baso po kayo? Meron po mama dyan maliit. Siya maliit nga lang po. Sige ano. Dito po. Ato po ah. Bago pa na kayong trabador. Mga ilang oras po kayo dito na nag-ano na? Ikaw tayo nakita ko maghapon ka na ngayon po ano? Ito, ba't hindi ka po nagpasama dun sa kasama nyo po? Eh sabi, pinuntahan ko po ma'am kanina ng tanghali, sabi daw po bukas lang daw po para mag-start po sila, dire-diretso po ang trabaho ma'am. Okay, Rose ah, oh, bigyan mo kayo. Sige na,
Atong pizza po. Natalanganin daw po yung trabaho po nila bukas lang po. Salamat po, ma'am. Kayo po. Sige po. Busog pa. Ayan. Kumusta po yung ano nyo dito? Yung paggagawa nyo? Ilang araw na po kayo naggagawa, tay? Mula po, ma'am, nung nakaraan Lunes po, kasama po yung pagtatabas po dito. Tsaka yung kasama na po itong pagpapatag po dito ng lupa. Tapos, yun nga po, yung ibang kasama ko po, may ginawa po muna. Kaya po, kami pamilya lang po muna ang gumawa. Hindi naman po ito yung talagang maano tayo, ano, kailangang ano, kaso nga lang yung titirikan ng bahay nyo, talagang kailangang tatagin, ano po? Opo, ma'am. Oo. Tapos lagyan natin ng ano, mga bakod para ano po? Yun nga po, ma'am, yung ibang mga kahoy na makukuha ko po dito, yun po ang may, pwede po maipaikot po para po bakod. Kayo na po ang bahalang magawa, kuya. Opo, ma'am. Kami grabe mga kalininga po. Okay. Si kuya na daw bahalang gumawa sa ano, sa bakod dito sa lupa na nakuha natin. Ipakita natin yung hangganan ng lupa nila ngayon, mga kalingap. Yung nakuha natin na lupa na titirikan ng bahay nila, kuya. Anong pangalan mo, kuya? Nalimutan ko na po. Rolly po, ma'am. Si Tatay Rolly. Ayan, hanggang saan yung hangganan na naman to? Ano ito? Simula, malaki to. Kasi simula dito, yan sa madamo na yan. Tapos hanggang dun pa, sa pinakang malinis na yun. Tapos magmula naman dito, lampas pa dyan. Kasi ano to, ilan yung sukat nito? Ang sukat nito mga kalingap, nakuha namin. 150 no? Para kila Rose ay 100 square meter. 150 square meter po ito. 15 po itong pahaba niya, 10 yung pag-anon niya. Kaya itong mga ano naman na ito, itong mga puno na ito, ay payag nung may-ari na ipapatistis natin para wala pong abala dito sa ano, sa titirikan ng lupa. At by Monday, tayo ano, mag-i-start po. Apo, ma'am. Yung karpintero po natin na kausap niyo na din po. Si Danny po, sabi po sa kanin Danny, bago daw po kung maari sa Lunes po, mag-start na po sila magawa. Opo, bukas ipapabagsak ko na po dito yung mga buhangin, mga hollow blocks, tapos ibang materials po. Ano? Oo. Ano pa yung mga ibang kailangan nyo dito, kuya? May ano po kami doon, yung tawag doon? Kahit trapal? Kahit yung lona po, trapal. Para oo, po trapal yung... para yung paglagyan ng ano, mga ibang gamit. Lagyan natin ng trapal dito sa baba para ano? Hindi po mabasa yung magiging materials po, ma'am. Oo. Tapos, pwede ko naman po pagka ano, sa gabi, mababantayan ko lang po. At para hindi po mag ano po dyan, siyempre daanan po yan. Talagang daanan papasok po, palabas po ano? Kalsada po yan para okay. Hindi po maano nang nagdadaan po. Opo. Sa palagay nyo kuya sa 1 to 100 na ano rate dito sa location nyo, maganda po ba para sa inyo? Opo ma'am. So, ilang rate nyo po dito? 1 to 100 po. Dito po ma'am kasi itong pinestuhan po namin talaga po maganda po dito. At meron pang 70% kuya o 80% o 100% para sa inyo po? Ano po ma'am, siyempre 100% po at siyempre. Basta maganda po ang ano po dito, ang lugar dito sa binigay po sa amin. Tahimik po, malamig po, saka kaya naman po dito tabing alisada po para sa mga bata po. Tsaka malapit na malapit sa school. Malapit po sa school. Ipakita din namin mga kalingap yung school nila Rose dito sa may tabi lang nila. At meron na din po sila dito pwedeng mainom, kuya. Malapit po dyan yung tangke. Ano po, opo, yung oo. Pinaka-source po ng tubig, malapit lang po dyan. Okay. Kaya ginawa na rin po kami sa tubig. Po. Maraming salamat po. Ano Marcos, maganda ba itong ano? Solid dito. Maganda dito. Tahimik dito. Maganda Fresh din silang pa. Mag-alaga dyan ng ano. Pwede, yung kasi ang plano dyan ni Commander kaya may ganyan. Parang in case man, pwede mag-alaga sila tatay dyan ng hayop. Diba? Oo, ng hayop. Kahit anong ano, elepante, ganun. Yun po yung target kung paalaga kay Rose. Rose, kumusta yung pag-aaral mo? Okay lang sa'yo elepante yung ano? Kasi may nakausap na akong elepante ng tatlo yung alagaan mo. Thailand pati galing. Oo, Thailand nang galing. Kaya ano kay Umbak yung galing. Oo. Rose, kumusta yung pag-aaral mo? Ayos lang po. Ayos lang? Pumasok ka ba ngayong araw, kaninang umaga? Hindi po. Wala po kami pasok. Ba't lagi kayong walang pasok? May mga gawa po yung teacher ko sa ibang ano, sa daig.
Sa Lunes, tanungin mo sila bakit lagi silang absent, ano? Sa Lunes, tapos, oo, tapos isulat mo dun yung mga absent nila para alam nila, no? Opo. Yung habulin yung, ano, mga lecture, no? Tatawa si Rose, mga kalino po. Si Nanay naman. Ano po, araw-araw po kayo tumutulong dito? Siyempre. Kaso, half-day lang kasi nag-asikaso muna ako ng mga bata. Pagkain. Goods po yan para ano po. Hinatiran ako pagkain dito. Hinahatiran po kayo. Nilulutuan po kayo ng pagkain. Maganda po yan. Hayaan nyo at araw-araw ako maghatid po ng merienda po dito. Ano? At bukas mag-start na pala yung dalawang kasama ni tatay para mag-hukay dito. Hindi lang po ngayon at ano, nagkukuha po sila ng pangbubong daw po sa bahay nila. Papawid po. Taga doon din po sa inyo yun, Nay. Nagkaroon din. Ano ba yung pwede mong mga alagaan dito? Pwede mong maging negosyo dito, Nay, na gusto? Ang gusto ko lang dito yung ano nga, kasi magiging mabahay na din naman dito. Gusto ko sana maglugawan dito. Oo. Madami nang nakakuha ng lupa dito. Ano? Parang naparte-parte na kasi yung lupa dito, mga kalingap, yung may-ari ng lupa dito, naparte-parte na po. Parang ganito kaluwang, may nakakuha na po dito sa kabila. Ito sana yung target namin o sa tabi namin. Kaso nga lang may nakakuha na, ito na yung binigay sa amin ng may-ari. Grabe mga kalingap, thankful pa din kami. Akala namin hindi na kami makakuha, makabili ng lupa. Ito po ay binibigay sa amin ng worth 60,000 pero nakatawad po kami kay kuya. Ayan, binigay niya po ng 45,000 pesos para lang may pagtirikan sa ating mga tinutulungan. Grabe pong thankful namin kasi hindi po kami na failed sa aming hiling kay kuya at sa Panginoon at sa ating sponsor din, mga kalingap. Ayan, ba't nagtatawa ka po, Nay? Nagtatawa kayo. Bakit? Masaya po kayo? Masaya po. Oh, magmerienda na kayo po. Ate, ano ka na, te? Oh. Te, sino po yung siya, te? Palayo ko lang po. Dito eh, ano, sa totoo lang dito, napakatagal namin naghahanap ng matitirikan ng bahay ng mga tinutulungan namin. Hindi talaga kami makahanap. Kasi kung sa sentro naman, nagkakapresyo ng 200 to 250,000. Hindi naman namin half kaya yun. Pa. Pero maswerte nga at kahit pa paano, dito talaga nagkaroon. For the first time na nakakuha dito ng pagtitry ka. Nang mura. Oo. Grabe pong thankful namin kasi sobrang bait ng may-ari ng lupa na ito. At sabi niya, total at tumutulong kayo, nagcha-charity kayo, ay ibibigay ko na lang ng mas ano po ito. Sabi niya, mas mababa sa presyo para naman afford nyo po para sa mga tinutulungan nyo. At para naman maging ano, pero ito po talaga ay legal naman po talaga itong ano na ito na lupa. May kasulatan naman. Ayun. At sana tuloy-tuloy na yung ano, pag-angat nila ate sa kanilang buhay. Sana tulong-tulong kaming ano, tulong-tulong tayo mga kalingap. Tulungan nyo kaming ano, panoorin nyo po yung mga video natin sa kanila. At sana tulungan din tayo itong pamilya na to na ano, makipagsabayan sana silang ano, magpaangat sa kanilang buhay. Siyempre, ate, ano? Opo, hindi ko naman po pabayaan yung binigay niyo pong tulong sa amin. Pahalagaan po talaga namin yan. Saka po, maraming salamat po sa mga sponsor po sa tumutulong sa amin, saka po sa vloggers po, at kung hindi po dahil sa kanila, wala po kami sa ganitong kalagayan po. Maraming salamat po. Saka po sa Panginoon po. Oo, maraming kay salamat. God, kasi, oo. Kasi siya yung ano sa atin. Nagbigay lahat ito, ano? Hindi ko alam kung sa lahat ba ng napabahay ng kalingap ito. Parang ito yung, sa tingin ko lang, para sa akin, hindi ko kasi na-monitor lahat, pero parang ito yung pinakamalaki. Mm-hmm. 150 square meter ito eh. Opo. Yan yung pinaka-grabing luwang nito, mga kalingap, kung makita nyo ng personal. Ang dami po talagang ano, gustong kumuha ng lupa dito, kaso nga lang sa pinakasentro na dito sa Kapalonga ay naghahalaga na ngayon yung sinabi ni Marcos, 200, 300, 500, ayan. Yun po yung mga pinagtanungan namin, kaso nga lang kahit may ganung kang halaga, wala na pong space dun. Ang dami na pong ano, halos siksikan na sa sentro, sa pinakasentro dito sa ano. Maliit po na bayan ito, tabi lang ng ano, dagat, ano? Yung bayan nyo. Paikot ng dagat.
Kaya thankful pa din tayo ate ano na ano po nagkaroon ng ganitong ano. Napakalaking pasalamat po namin talaga. Safe na po yung lugar namin. Malayo na sa mga pwedeng mangyaring hindi maganda. Oo. Lalong-lalo na yung mga anak ko, yun po talagang kinatatakot ko yung mga anak ko. Baka kasi lumakas na naman yung dagat, yung mga anak ko yung natutulog. Lalong-lalo nasa lapag lang sila. Maaari silang malunod. Oo. Di bali na yung binigay naman namin ay ano naman yun? Umaangat sa tubig yun ano? Parang ano yung timbulan? Nilaban ko nga po kanina. Ano Rose? Parang timbulan yun. Kahit abutin kayo ng tubig dun. Up, hindi naman kayo malulunod. Kasi nga lang ay... Pag-gising mo lang, nasa laot na. Pag-gising mo, nasa laot na kayo. Natulong din si Rose. Eto, dito ako nagbelieve kay Rose kasi ano, masipag ng bata at ano, grabing bait sa magulang. Ano Rose, ano? Bakit mo naisipan maging mabait sa magulang, Rose? Bigyan mo nga ako ng ano, ng idea, ng share mo nga yung ano mo, bakit naging ganyan kang bata? Ano po, pinalaki po kami na hindi masamang bata nila mama. Ano ba yung mga tinuturo nila mama mo sa'yo? Ano daw po, huwag daw po kami magsisinungaling. Huwag daw po kami gagawa ng masama. Tama yun. Yun yung, tapos may takot sa Diyos, ano? Opo. Nagsisimba ka naman, Rose, ano? Opo. Ayan. Pagpatuloy mo lang yan, Rose, at may ano magandang biyayang maidudulot sa iyo habang lumalaki ka. Kasi the more na nagiging mabuti ka, the more na madaming blessing papasok sa inyo, magbibigay sa inyo, di ba? O kaya kung makapag-aral ka, makapaghanap ka ng magandang trabaho, makapag-ano ka ng magandang business, di ba? Oo. Ano ngayon ba eh, nakikita na ng mga klase mo ito, itong lugar nyo? Anong sinasabi nila? Natutuwa po sa amin dahil na po. Nagkaroon daw po kami ganitong lugar. Sinabi ko naman po yung totoo. Oo. Anong totoo, Rose? Anong sinabi mo? Sinabi ko po, tinutulungan kami ng vloggers. Sinabi mo sana artista ka na. Dapat sinabi mo sana na artista na ako sa YouTube. Pwede nyo akong panoorin sa YouTube. Diba? Bakit naiya? Bakit na ano ka? Natutuwa ka lang. Oo. Kuya, 'di ba may kasama ka po nung una dito na ano, nag-uukay? Asan na po siya? Eh may gagawin daw po muna siya tapos bukas po magi-start po uli sila para po dire-diretso po ang trabaho. Bali ilan po yung kinuha mong ano kasama dito mag-ukay po? Ano po sila dalawa po ang magiging kasama ko po dito bukas kasi po kahapon po may ginawa lang po yung naging kasama ko po dito. Okay. Para mapamadali po ano po. Para Monday ay pwede na po. Kung maaari mag-start na po sa Monday po. Okay. Thank you po. And mga kalingap, may kasama talaga dito si Kuya. Kaya medyo maluwang-luwang na din yung nahukay nila. At para by Monday, ay nandito na po yung ano, mga tawag doon? Materiales. O yan, materiales, mga ano, buhangin, mga aloe block, yung mga unang ilalagay. Kasi maghukay pa kayo Kuya para sa ano? Layout po. Layout, ano? Pinaalam mo na ba sa teacher mo na naayos na yung birth certificate mo? Opo. Anong sabi nila? Sabi, ayos daw po para daw po tuloy-tuloy na pag-aaral namin. Oo. Dapat pinaalam mo dun sa mga teacher ng mga kapatid mo para opo. Alam nila. Sinabi ko na rin po. Oo. Ikaw mismo nagpaalam sa mga teacher? Si mama po. Si mama mo. Kami pong dalawa. At nakakatuwa din at ang pamilyang ito ay tulong-tulong at nagsusumikap upang mapabilis ang pagpapagawa ng tahanan para sa kanila. At bago nga kami umuwi, minabuti muna namin na puntahan ang eskwelahan ni Rose at siguraduhin na malapit sa kanilang bagong tahanan. At eto nga po yung dinadaanan ni Rose papuntang sa school at madami na din kabahayan. Mga kalingap, at eto pinakita namin yung ano, paaralan nila Rose. Positive nga po, malapit dun sa bahay nila Rose. Ilang minuto lang nalalakarin ni Rose ay nandito na yung paaralan nila. Ayan. Ano yung mga bata o. Oh. At eto yung ano nila, elementary.
Ayan, sana supportan niyo po. Dito ko muna tapos na aking vlog. Thank you so much sa sponsor, viewers, at thanks God. At ayun, pinakita ko na yung ano yung lugar nila at grabing ganda po mga Kalingap. Abangan niyo po yung magiging itsura ng bahay nila Rose. At eto, supportan niyo din po si Marcos TV Channel at buong Team Kalingap. Kuya Val, ayan, siya po yung talagang nagturo itong ganitong ano, gawain, tumulong, mag-share, i-video natin yung kahirapan nila at kung may tutulong ay maipabot po natin lahat ng ano kanilang gustong itulong sa ano mahirap kagaya nila Rose. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi at sana like, share, comment po sa ating vlog. God bless.